So, unang-una, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. So, ayan, andyan ang mga katanungan na, na kadalasang tinatanong tungkol sa admin access. So, ayan, ang admin access po ay for Huawei modem model. Ayan, nandito yung list. Ito, B535932. Yan yung mga model, guys, na ano. So, unang-una na, ang unang question ay, sigurado bang bibilis ang internet ko kapag pinalitan ng band sa admin access? So, ayan. Answer. So, may 70% to 90% chance na bumilis ang connection mo kapag nailock mo ito sa ibang bands kasi sa ibang tower or cell sites, kukonect ang modem mo. Means, hindi na siya mag-auto-lock sa malakas ang signal pero mabagal naman ang speed. So, ayan, guys. So, as you can see, guys, as you can hear, so, malaki na yung chance, guys, na bumilis ang inyong internet speed. 70% to 90%. At napatunayan ko yan, guys, na bumilis yung internet speed ko, guys, dahil sa admin access. So, ito, may note dito sa, kung hindi bumilis ang location mo sa pagpapalit ng bands, possibly na mababa ang SINR mo sa 4G LTE and recommend SINR para makuha ang good speed ay 812 at ang recommend SINR naman ay 1830 kung mataas ang SINR mo sa 4G LTE pero mabagal pa din ang internet mo, means suggested or maraming kayong nakakonect sa tower, naghahati-hati kayo sa connection kaya hindi na makakuha ang pinaka-speed ng tower sa location mo. So, ayan. Dito sa baba ay another question naman. So, question, saan po ba makikita ang SINR. So, pwede kayong pumunta sa login po kayo sa user or admin ng inyong modem, advanced system device information. Ayan, guys. As you can see here, pag-login nyo, guys, click nyo itong setting. At pagdating nyo setting, click nyo itong system tapos device information. So, another question is, paano ko po mapapataas ang value ng SINR ng modem ko? Ilipat po, answer, ilipat po ng tayo, tayo, or hanapan ng good spot ang modems sa tayong may mataas na SINR. So, ayan, guys, dapat sakto ang location, walang nakaharang. Dahil kapag may makaharang, siguradong maliit ang SINR nyo, guys. So, ayan, note. Kada bands po ay magkakaiba ang SINR kasi magkakaiba pong tower ang kinokonekan niyan. Means kada lipat mo ng modem, dapat pinapalitan mo din ng bands para makita mo ang value ng SINR ng iyong bands. So, ayan. So, yan po ang sagot sa paano ko po mapapataas ang value ng SINR ko. So, another question here is, paano kung hindi nag-improve ang connection ko sa admin access, marerefund ko ba ang payment? So, ayan, ito na nga yung isa sa mga naungunang question. Hindi nyo po marerefund ang payment. Ang service ko po ay para ma-generate or makuha nyo ang admin access ng modem nyo para magkaroon kayo ng access sa advanced features ng modem nyo. Ayan, guys. Yan po ay para makuha kayo ng access at hindi niyo na po marerefund dahil nakapag-admin access na po kayo at makaka-access na po kayo sa inyong advanced features ng inyong modem. So another question, guys, ay gagana ba ang user account kapag pina-generate ang admin password? Opo, yes po, kasi default account po ng modem nyo yung admin password na minigay ko at user na naka-default sa Globe. So, another question dito, guys. May expiration ba ang admin password o
na pina-generate ko. So ayan guys, sure po ito, wala po yang expiration guys, lifetime admin password po yan ng modem nyo. So ito, another question, kapag nireset ko ba ang modem, magamit ko pa rin ang admin password na pina-generate ko? Opo, yes po, kahit i-reset po, po yan, yung sinend ko pa din ang gaganang password. So next is, magamit ko ba ang admin password na pina-generate ko sa ibang modem? Hindi po. Kada modem po ay may kanya-kanyang password o magkakaiba ang password. Yan po ay palagi niyong tandaan. So another question here. Makakain ba or mawawala ba ang load ko kapag nagpa-admin access ako? Talagang hindi po. Promise po, hinding-hindi po. Ang admin access po ay account ng Huawei modem para ma-access ang advanced features ng modem katulad ng antenna setting, SMS, text messages, band selector, MAC, filtering, DHCP, etc. So, ayan po. So, another question here is, gagana ba ang SIM card like Smart, Sun, Talk and Text kapag naka-admin access na? Hindi po. Ang admin access po ay hindi para i-open line ang modem nyo. Para ma-access ang advanced features ng modem katulad ng antenna settings, SMS, text messages, and band selector, and MAC filtering, DHCP, etc. Yan lang po ang gamit ng admin access po. Hindi po open line ang admin access po. Yan po ang pagkakaiba nila. Dahil ang open line, makakapag-change ka ng iba't ibang SIM. At dito sa admin access ay hindi ka makapag-change. Ngunit, magagamit mo ang mga advanced features ng modem mo. So, last question. So, ayan. Paano po kung walang signal sa location namin ang globe? Magkakaroon po ba? So, the answer is, may 10% to 20% na magkaroon kapag pinalitan ng bands or ilock sa bands na merong mahinang signal pero hindi makakonect kasi kahit modem hindi niya madetect kung anong bands ang merong signal sa location or kinatatayuan ng modem mo. Final, bago magpa-admin access sa akin, dapat ang promo nyo ay hindi super surf. Yan po, alahanin nyo po yan. Dapat hindi super surf promo. Na limited siya sa 800 MB or postpaid plan. Dapat po, hindi po postpaid plan. Naubos na ang data usage kasi kahit anong change bands or taas ng signal niyan, kung ubos na ang data allocation, wala na talagang kwenta yan. So, ayan. So, yan po lahat ang nangungunang mga katanungan tungkol sa admin access. So, ayan po, paano ba magpa-admin access? Yan. Paano? So, pwede nyo po akong i-email sa aking account. O, andyan sa link sa baba ang email ko at pwede nyo po akong i-email. Or, i-chat sa aking Facebook page. So, ang aking Facebook page po ay ilalagay ko po ang link din po sa baba. So, ayan. So, bago po kayo magpa-admin access, so, kailangan nyo po isend sa akin ang inyong LAN MAC address. So, paano ba makita ang LAN MAC address? So, ayan. Punta tayo dito. Login muna tayo. Pagkatapos nyo mag-login, click nyo tong setting, admin, login kayo, username, and password. So, ayan. So, dito, may nakalagay na device information. So, dito sa device information, dito nyo makikita ang LAN MAC address nyo. So, ayan. Ito ang LAN MAC address ko. Ayan. Ito, isesend nyo to sa akin kalakip ng device name nyo. Ito. Ito ang device name ko. B310ES
938. So, ayan, i-PM niyo po ako sa aking Facebook page or sa i-email niyo po ako sa aking email. Andyan po sa baba ang aking email. So, sana po nag-enjoy kayo at kung nag-enjoy kayo, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na to at i-click ang subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na interesting. So, abang-abang po kayo sa mga bagong videos natin dahil masasabi ko po sa inyo na maganda po ang next content natin dahil all about pa rin sa admin access. So ayan, maraming salamat po. Bye-bye. Thank you.